Tapos nung nakaraang linggo po kasi ito namin na i-podcast eh. Nung nag-birthday nga po ang ating baby, si Janine Gutierrez ng kanyang ika. Ayoko sasabihin ko pa kung pang ilang birthday ni Janine. Uy, kasi nag-birthday siya nung first week ng October na talaga namang, alam mo yun, ano ba to ang tawag dito? Pinaghandaan natin siya. Oo, nung October 2. O di dapat nga last week nga natin dito na podcast. Pero dahil nga po, pasensya na, naging busy po tayo sa mga gabay guru activities natin, teachers fest, mga Marites University engagement namin, mga meeting, etc. Ngayon lang ako nakabalik. Ang dami-dami mga fans ni Janine at saka ng mga nila ni Paolo Avellino ng Ponin na talaga nagtatanong sa amin simula pa nung nagkaroon ng ABS-CBN ball na nung last week ng September namang ginanap. Ang dami nagtatanong sa atin kung nagkita ba, magkasama ba, nagkausap man lang. Pero as we said nga po sa mga previous po naming episode tungkol kay na Paolo at kay Janine, sabi namin medyo sa pagkakaalam po namin at sa balita namin ng base po sa mga kwentuhan ng mga common friends na malalapit din po sa kanila, okay naman sila per se, okay sila na may open communication pa rin. In fact, tuwan-tuwa nga si Janine da nung nagpo-promote ng Linlang series nila itong sina Paolo na napapanood nga to sa Prime Video, and tinutukso-tukso pangaraw ni Janine itong si Paolo na ano tawag dito, parang medyo nag-gain yata ng weight, tapos nagpahaba ng hair, nagpaputol ng hair, something like that. So may mga ganong chikahan at may mga ganong kwentuhan po kaming naririnig. This was after na nung ABS-CBN Magic Ball kung saan nga nakita nating rumampa itong si Jenny ng solo, tapos suot niya yung creation ni sino bang nagbigay sa kanya, si Rahul Laurel. Oo, parang binalik yung glamour ng old Hollywood na leading lady ang statue, something like that, o di ba? So nung matapos nga, pinodcast natin dito several episodes ago, na nung matapos nga sa Dirty Linen, bago matapos, pumunta sa Amerika, nag-show sila doon kasama yung ibang cast, si Sanju Marodi, etc. May nakapagbigay din chika sa amin na talagang parang, ano ba to, si Lot-Lot Del Yon na nanay ni Janine. At saka parang may ipinadala something na para naman doon sa mga kaibigan, common friends sila, at naging kaibigan nila ni Paolo doon sa Amerika. May ganun kaming narinig na chika, ha. May ganun kaming nabalita ang insider na info na nagpapatunay lamang po na talagang bukas ang komunikasyon ni Paolo at saka ni Janine. At yes, hindi lang kami sigurado kung anong klaseng regalo ang ipinadala ni Paolo Avellino nung nag-celebrate nga ng kanyang 34th birthday si Janine noong October 2 nang panood naman namin sa ASAP, mukhang masaya-masaya naman. At masaya naman talaga siya. In fact, sa taas ng inabot ng Dirty Linen, may mga parangal itong natanggap, may mga nominations na ito for television. Inaasahan nga natin na very soon rarampa din ang pangalan ni Janine sa mga acting categories. In fact, yung isang pelikula niya at isang performance niya nominated sa Eddie's Award. Ito po yung organisasyon naman ng mga entertainment editors dito sa atin sa Philippines, na mga kaibigan din namin at mga editor ko din po namin, na may grupo po sila ng mga patnugot na tinatawag ng Eddie's, at nagbibigay sila ng mga award sa movies and television. And alam ko si Janine ay na-nominate sa isa sa mga pelikulang ginawa niya way back in 2022, at mga makakatapat na din yan, mga kagaya ni Nadine Lustre, Heaven Paralejo, at marami pang mga kaidara niya. Diba? So pagpapatunay lamang kung gaano talaga siya ka-competent, kung gaano siya kagaling na artista. So again, babalikan ko, dahil birthday, hindi nga namin
ayokong ibalita yung pinag-uusapang chika na niregaluhan something na ano ba, pulseras ba or alahas or something. Pero hindi nga po yun ano ha, konpirmado. Kaya ayaw naming sabihin yun ang niregalo ni Polo. Pero definitely merong ipinaabot na regalo. Ayaw lang sigurong i-publicize talaga kasi since nga po na magkasama sila, baka meron tayong mga merong naging usap-usapan na hindi pag-uusapan sa publiko ang kanilang kung ano man yung namamagitan sa kanila ngayon, lalo pa nga't alam naman natin itong si Paolo kahit nga doon sa ex-wife niya nakakakasal lang na si ano na lakas mo nga yung bagong kasal lang sa Amerika, sa New York, yung kanyang partner ha, si LJ Reyes. Oo, di ba? May anak siya doon na cute din, na gwapo. Na hindi nga nagbibigay ng kahit anumang komento, hindi nagbibigay ng kahit anumang sasabihin itong si Paolo. But, yung mga common friends naman nila, ni LJ at saka ni Paolo, pinararating din ni Paolo na natutuwa siya, kinocongratulate niya ito sa bagong napiling buhay ng kanyang dating partner at ina ng kanyang anak. And maganda ang communication nila dahil bukas ang communication nila with LJ. Oh, ano ba pangalan? PD, nagsisimula sa P eh. Kasi di ba Paolo Avellino, Paolo Contes. Tapos meron pa isa letter P pa din. Yung nagpangasawa niya. Ano ba? Basta hindi rin Paolo. Villanueva, kapilyedo! Oo, pasensya na po kayo. Nagsisenior moment na naman ako dahil sa dami po na nakaline up sa akin. But anyway, pinapakita lang namin, sinasabi lang namin dito na yeah, siguro nga naging sistema na nila yung sa mga previous relationships nila or sa mga current relationships nila na wag nang ibuyang-yang pa sa publiko ang mga ganung bagay-bagay. Kaya ako natutuwa ako sa mga Ponin fans na naiintindihan nila ito. Although hindi naman tayo nagpapaasa kasi baka sabihin na naman ng bambasyo yan. Ay, paasa, break na yan, ganyan-ganyan. Wala po tayong sinasabing ganon kasi kami rin po ay ang tawag dito, kami rin po ay nakikinig lamang din at naniniwala sa mga ibinabahagi din ng mga malalapit na tao po sa kanila na hindi mga showbiz. Yung iba, nasa showbiz, pero karamihan po na nakakausap namin, mga non-showbiz na alam mo yon, dating yaya ni ganito, dating co-manager ni ganito, o di ba na hindi naman talaga sila showbiz per se na talagang umaarte sa harap ng camera, pero bahagi sila ng industriya na nakikita, naoobserbahan at naririnig din yung mga ganitong balita. Gaya din po namin. O ako nga, showbiz nga ako may sabi kasi umaarte din po ako. Umaharap ako sa camera, nag-host ako. Pero pag wala na ako sa camera, non-showbiz na ako. Pero nasa industriya pa rin ako dahil nagko-co-manage ako, nagsusulat ako, nagba-vlog ako kagaya nito. Yun po ang ibig kong sabihin. So ito, maging maligaya lang din tayo kasi as of today, habang pinopodcast po namin ito ngayong ikalawang linggo ng Oktubre, na may nakalaang proyekto at nag-iintay lamang ng magandang balita itong si Janine sa susunod niyang gagawin after ng napakamatagumpay niyang Dirty Linen exposure or project, di ba? Yun. So, speaking of movie, may nakapagbulong din sa amin na meron silang pagsasamahan ng kanyang real life na nanay na si Lot. May proyektong inalok sa kanila. Tapos, meron pa ako isang nabalita ang project na parang may kinalaman naman sa LGBTQ community na parang kinukonsider din ni Janine. And, wala talaga kaming nababalitaan na as of today na pagsasamahan nilang anumang proyekto ni Paolo Avellino, na si Paolo naman po ay busy sa kanyang Linlang series kasama si Kim Chu, si JM De Guzman, Miss Maricel Soriano, si Kayla Estrada at marami pang iba na napapanood nga po ito sa Prime Video. And kahit sa separate episode ko po itong Paolo Avellino, kinukongratulate ko pa rin po siya dahil sa talaga namang kakaibang husay niyang ipinamamalas sa acting dito sa series na ito, na sana nga very soon kung may mga individual na silang proyekto, magsama uli sila ni
Janine Gutierrez. But again, Janine, this is for you. Happy, happy birthday. Belated happy birthday. 34 ka na. Balitaan mo kami bago ka mag 35. Ako po ang inyong lingkod, Papa Vera Palambet Nabus. Nagpapasalamat sa inyong lahat.